Mabreakdown natin yung materials nitong ating loft bed project para magkaroon kayong mga kasityo ng idea kung magkano nga ba ang nagagastos dito sa ganitong project. So napakarami talaga nating inquiries. So ito, sasagutin na natin yung tanong ng lahat na nag-i-inquire sa ating mga loft bed video sa YouTube. Magandang araw mga kasityo. So for today's video, nandito tayo ngayon mga kasityo sa ating site project dito sa Malolos, Bulacan. So meron tayong mga kasityo dito ng loft bed na mayroong L-shaped table. So kung makikita nyo mga kasityo, meron tayong ginawang ladder na mayroong mga drawers. Tapos dito mga kasityo sa ating table, naglagay din tayo ng table drawers. Ayan. So bali mga kasityo, ito nga palang loft bed natin ito ay queen size mga kasityo na mayroong headboard cabinet. Ayan. So, ibe-breakdown natin isa-isa yung mga materials na nagamit natin para magkaroon din kayo mga kasityo ng idea kung magkano nga ba nagagastos sa ganitong mga klase ng project. So, bago natin mga kasityo bigyan ng breakdown, ipahikita ko muna sa inyo mga kasityo kung ano yung ating mga materials na ginamit. So, dito muna tayo sa ating bed frame. So, sa bed frame mga kasityo, gumamit tayo ng 2x4 na Kindry. So, ito ay plain na makinis na ito pag bibili natin sa hardware. 2x4, ayan, ito 2x4 ito mga kasityo. Dito naman mga kasityo, gumamit tayo ng 2x3. So, hinati ko lang mga kasityo yung 2x3, ginawa kong fence. Ito naman ay 1x8 mga kasityo, hinati ko siya sa tatlo. 6 cm yung 1x8 para maging tatlo siya. Ayan. So dito gumamit ako ng mga 2x2, tapos hinati ko rin mga kasityo para magmukha naman siyang okay hawakan, hindi siya masyadong malaki. Ayan. Gumamit din tayo mga kasityo ng plyboard. Plyboard yung ating ginamit. Ayan. And then dito sa ibabaw mga kasityo, meron din tayong 3-port din to na plyboard. Ayan. So yun din, 3-port plyboard din yung ginamit natin doon. And then sa loob nito mga kasityo, yung papahalang, papaganon, 2x3 yun mga kasityo, 2x3 na kindrain din. 6 na piraso mga kasityo yung ating inilagay doon na 2x3. So dito naman mga kasityo sa drawers, 12 inches lang yung ating nilagay na drawer slide. Yan. So ito mga kasityo, yung ginamit ko rito ay soft close. Soft close mga kasityo ito. Ayan, nasara siya ng kusa. And then dito naman, gumamit ako ng inset. So ito, ginawa ko siyang cabinet. So ito mga kasityo ay may backboard pa, hindi ko lang pa nilalagay kasi bago, ilalagay ko siya pag pipinturahan ko na. Dito naman mga kasityo, meron tayong ito hindi na to mga ito yung mga ordinary na lang to. 16 naman mga kasityo, 16 inches yung ginamit nating mga slides dito. Ayan. And then dito ganun din, 16 din to. Meron tayong drawers dito, ayan. So ito ay laminated. So laminate mga kasityo yung ginawa natin, best for tables kasi siyempre mas maganda siya kapag yung ganyan makintab. Ayan o, kung makikita nyo mga kasityo, makintab talaga, ayan o. Ito mo. Laminate yung ginamit natin dito. So hindi pintura yung gagawin natin. So dito, yan mga pintura yan. Pero yung tabletop natin, laminated para magtatagal siya na makintab. At saka kung madumihan, mabilis, malilinisan. Kisami naman, gumamit tayo ng fiber cement board. So dito gumamit din tayo ng pin lights para may ilaw. So dito yung switch niyan mga kasityo. Ayan. So nabili ko lang to sa online, sa Lazada. Tatlo yung ilaw niya, agad dapat tayo nagpapalit siya ng ilaw. Ayan. So dito naman mga kasityo, sa headboard, puntahan natin. Ayan mga kasityo, ayan. Meron lang tayong cabinet dito. Ayan. So overlay yung ating ginamit, full overlay pala, ayan. Full overlay na hinges. Ayan. Full overlay na mga hinges yung ginamit natin. Ayan. So pwede tayong maglagay dito ng mga abubot natin, kung ano-ano, etc. So yung mga ilaw nito mga kasityo, yung mga lights, hindi ko na isasama sa presyo dahil hindi naman lahat tayo ay gusto ng mayroong mga ilaw. So ang importante rito mga kasityo, ma-breakdown natin yung materials nitong ating loft bed project para magkaroon kayo mga kasityo ng idea kung magkano nga ba ang nagagastos dito sa ganitong project. So napakarami talaga nating inquiries. So ito, sasagutin na natin yung tanong ng lahat na nag-i-inquire sa ating mga loft bed video sa YouTube.
So, ayan. Yun nga mga kasityo, at narito na yung ating pinakang breakdown ng ating mga nabiling materyales. So, unahin natin mga kasityo sa ating bed frame. So, sa kahoy mga kasityo, na 2x4, 2x4, apat na piraso yung ating nagamit. So, 2x4x8, 8 yung haba. So, ang per board foot mga kasityo ay 120 pesos. So, sa isang 2x4 na ang haba ay 8, ang halaga nun ay 651 pesos. So, times 4, 2,604 mga kasityo, 2x4. Okay. Doon naman tayo mga kasityo sa 2x3. So, yung 2x3 mga kasityo, nagamit natin ay 5 piraso. Kasama na itong yung mga pahalang dito, and then itong mga ito, galing ito sa 2x3. Hinati-hati ko lang para umadapt siya doon sa ating project. Sobrang laki kasi ng 2x3 pag gagamitin natin dito. So, ang 2x3 natin mga kasityo ay 120 pesos per board foot. 5 piraso, 8 din ang haba. So, bali 8 ang haba nito mga kasityo. 480 pesos ang isa. 2,400 pesos mga kasityo, 5 piraso. Ayan. So, sa plywood naman tayo mga kasityo. So, ito yung mga common na ginagamit natin sa ating mga log bed project. So, sa plywood naman mga kasityo, meron tayong 6 na pirasong 3/4 o 18mm na plywood. Plywood mga kasityo yung ginamit natin, 1,150 ang isa. Ang brand ito mga kasityo ay Orgon. 6,900 pesos yung 6 na piraso mga kasityo. And then meron tayong binili na 1x8 mga kasityo. So, doon sa 1x8 na yung mga kasityo times 8 na kahoy ay 683 pesos. Dito naman tayo mga kasityo sa ating slide na ginamit natin. So, gumamit tayo ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, bali 8 slides mga kasityo, nagkakahalaga ng 2,700. 2,700 pesos mga kasityo ang nagamit natin sa ating mga drawer slides. And then, sa concealed hinges naman mga kasityo, gumamit tayo ng isa. Tapos, 5 concealed hinges, mga kasityo. Okay, so, 600 pesos concealed hinges. Yun po ay soft close o hydraulic. So, sa wood glue, mga kasityo, 100 pesos yung ating budget. And then, sa screw, mga kasityo, meron tayong, in-estimate ko na lang ng mga 350 pesos. Yung expansion bolt, yan. So, sa expansion bolt, mga kasityo, more or less 200 pesos yung nagamit natin. So, ilang piraso yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 expansion bolt. So, more or less 200 pesos yung ating nagamit. Tapos, meron pa nga pala tayo mga kasityo, yung 1/4 na backboard. Isang piraso yon. So, nakakahalaga yun ng 550. Marine plywood din yung binili ko. Sa mga electrical mga kasityo, naglagay na lang ako ng mga 270 pesos. Kasama yung mga switch. Yan. So, itong ilaw na ito mga kasityo, nasa mga 300 pesos lang yan sa Lazada. So, isinama ko na rin yan sa presyo. Sabihin na natin yung overall mga kasityo na halaga nito. Nagkakahalaga ito mga kasityo kapag gantong wala pang pintura. So, nagkakahalaga ito mga kasityo ng 18,530. 18,530 mga kasityo yung halaga nito. Yung 18,530 mga kasityo ay hindi pa kasama yung pintura dito at saka labor. So, materialis pa lang yung mga kasityo. Hindi pa rin kasama yung mga LED lights na ilalagay natin. So, ito pa lang talaga kung ano yung nakikita nyo, yan lang talaga mga kasityo yung ating materyales. So, nakalimutan ko mga kasityo, meron pa nga pala tayong laminate. So, another 500 pesos yung laminate na ginamit natin dyan. At saka yung rug B na halagang siguro sa mga 250. So, yun lang yung nakalimutan ko mga kasityo. So, pwede nyo nang idagdag yun. And then, so, sa pagpipintura mga kasityo, kung gusto nyo magpintura, mag-DIY. So, sa pagmamasilya mga kasityo, gagamit tayo ng wall batting mga kasityo. Ayan. So, ito yung ginagamit ko sa pagmamasilya mga kasityo. Dahil napaka-friendly user nyo mga kasityo. So, sa primer naman mga kasityo, siyempre gagamit tayo ng madaling gamitin. Friendly user, Davis mga kasityo. Water-based, walang amoy. At sa top coat naman mga kasityo, gagamit tayo ng Aqua Gloss It mga kasityo. Ito ay mga water-based kaya sigurado kayo mga kasityo na friendly user at walang amoy. Yun ang pinakamaganda ngayon mga kasityo dito sa mga bagong pintura ni Davis. Walang amoy, napakadaling gamitin. Napakabilis mo tayo, siguro mga
30 minutes hanggang isang oras. Pag maganda yung panahon, maganda yung ventilation, 30 minutes tuyo na. Pag nakalagay sa arawan, ang bilis mo tuyo. Ito yung kagandahan ng mga bagong pintura ni Davis. Bigyan ko na rin kayo ng idea dito sa mga pinturang ito. Ano? So sa pintura ito mga kasit yung more or less nasa 2,500 na itong dalawang tatlong ito. Ito pa lang. Hindi ko lang sure mga kasit yung kung kakasya na to dito. Itong masinya kakasya na to sigurado. Ito. Yung pintura hindi ko sigurado kasi hindi ako bumibili ng madami. So pag nagkulang siya, litro-litro na lang yung bibiling ko. So dito more or less 2,500 na yung ating presyo. Dito yung mga pintura pa lang. Na breakdown na natin o na ibigay na natin yung presyo ng lahat ng ito mga kasityo. So mga kasityo, depende ito kung saan kayo mamimili, kung saan lugar kayo, baka maaaring mas mahal dyan sa lugar nyo o maaaring mas mura dyan. So dito sa Malolos po kasi lahat yung binili, ito yung presyo mga kasityo. So ayan, ito yung resibo. So napakadami ko ng resibo, ayoko nang isa-isahin. Nilista ko na lang lahat mga kasityo para mas madaling maipaliwanag. So sa mga nagtatanong doon sa ating mga video na lockbed, so meron tayong tatlong video na lockbed mga kasityo. So doon ang more on inquiries mga kasityo kung magkano yung nagagastos. So I hope makatulong itong ating ginawang video ito at kung magkano talaga yung nagagastos dito mga kasityo sa gantong project. So maraming salamat sa panonood at I hope nakatulong. So kung gusto mo itong video ito ay huwag kalimutang i-click yung subscribe button at saka yung notification bell para lagi kang updated sa ating mga in-upload na video. So, ganoon lang guys. Maraming salamat sa panonood. At see you sa ating susunod na video. Ingat. God bless.